Hayati, Hayati, Hayati. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh and hi to everyone. Tatalakay po natin ay tungkol sa Pasko. Bakit walang Pasko sa Islam? Ang Pasko ay pinagdiriwang ng mga Kristiyan upang ipagdiwang ang kapanganakan ni Hesukristo. Ayon sa mga eksperto sa pag-aaral ng kasaysayan o historians, hindi kailanman nabanggit sa Biblia na ipinagdiwang ni Hesukristo alaihissalam ang kanyang kapanganakan. Gayon din ang kanyang mga disipulo at mga naunang tagasunod. Tunay na makikita natin sa mga propeta ang maliwanag na halimbawa, kaya bakit natin gagawin ang mga bagay na hindi niya ipinag-utos? Kung siya ang daan, katotohanan at ang liwanag, bakit natin siya sinusuway? Tunay na ang pagsuway sa propeta ay bawal sa Islam, kaya walang Pasko sa Islam. Kami ay hindi naniniwala sa Pasko. Historically, ito po ay walang pruweba na si Jesus Christ ay pinanganak ng December 25. And naniniwala po ako, pati mga Christian scholar ay nasa ganitong opinion. Sapagkat nung panahon na yun, kung pupunta tayo sa Bethlehem, by the way, ang Bethlehem galing sa Beit Laham, wikang Arabic yun. Ibig sabihin, yung lugar na kung saan doon nagbebentahan ng karne. Ang ibig sabihin, imposibleng matapat ng December 25 ang kapanganakan ni Jesus Christ sapagkat taglamig doon. So walang historical proof na ang December 25 doon nga ipinanganak si Jesus Christ. Pero ang pangalawang dahilan ang siyang pinaka-importante para sa amin. Sana po maunawaan nyo. Kaming mga Muslim, ang pinaka-mataas po sa aming paniniwala ay ang paniniwala sa nag-iisang Diyos, na ang Diyos na yon ay hindi nanganak at hindi nagkaanak. Bakit kami mga Muslim ay hindi nakikibahagi sa kapasukan o tinatawag na Christmas? Yun po ang ipinala ng katanungan. At tiyak na kayo man din po mga minamahal naming mga kababayan ay marahil kayo din po ay nagtatanong-tanong sa inyong mga kapatid nating mga Muslim, lalo yung mga kaibigan yung mga Muslim, kung bakit kami hindi nagse-celebrate ng Christmas. Siyempre, una po sa lahat, kung ang pagse-celebrate ng kaarawan po ay nakasulat sa banal na Quran namin, no, na siyang pinaniniwalaan naming ika nga referensya ng aming pananampalataya, ay nakasulat to na inuutusan kami na i-celebrate ang kaarawan ni Kristo, ay i-celebrate po namin. O kaya naman, kahit man lang sana isang sugo o propeta ay nagutos sa kanyang mga tagasunod na kanilang ipagdiwang ang kanyang kaarawan, ay palagi ko po makikibahagi po kami sa inyong kapaskuhan. Ano po, halimbawa sa panahon po ni Adan, kung sana yung pagkakalika sa kanyang, kung hindi man kung sana po si Abraham, sumakanya na ang kapayapaan, ay nagutos sa kanyang mga naniwala sa kanya na i-celebrate ang kanyang kaarawan. O sa panahon ni Moses, ano po? Ito yung mga binabanggit ko, mga sugo na mga naging tanyag, ano po? Isa man sana sa kanila ay nag-celebrate ng kanilang kaarawan ay katiyakan po, mga kababayan, na makikibahagi po kami sa Kapaskuhan. Ngunit, ito po talaga ang kadahilanan, ano po? Wala ni isa mang sugo ang nag-utos sa kanilang mga tagasunod na sila ay magdiwang ng kaarawan ng kanilang sugo na ipinadala sa kanila. Hanggang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang pag-uutos ang ating sugo, na huling sugo na itinasagka ng mga propeta na nagsabing ipagdiwang ang kanyang kaarawan. So yan po ang pangunahing dahilan. Hindi kami nagse-celebrate dahil nga ito ay celebration nyo at hindi celebration namin. Dahil ang Islam ay binigyan lang kami ng dalawang celebration na dalawang Eid. Ipiter, pagkatapos ng pag-aayon no, sa buwan ng Ramadan, isang beses sa isang taon ito, 30 days. Pagkatapos itong pag-aayon, no, mayroon kaming fiesta, ito yung Idul Fitr. At after ilang buwan, darating naman yung Idul Adha. At ito yung araw na kakatayin sana ni Abraham. Yung pinag-utos kay Abraham na isacrifice ang anak niya na si Ismael. Sabi niya sa Quran, Lakum dinukum wal yatim. Sa inyo ang iyong reliyon at sa amin ang aming reliyon. La ikraha fid din.
at walang sapilitan sa reliyon. So i-practice mo dyan, bigay ka lang ng respeto sa amin, at maraming salamat kung binabati mo kami ng Merry Christmas. At intindihin mo na lang bakit kami hindi makapag-reply na Merry Christmas din. Dahil nga, hindi kami sumasang-ayon na ang Allah ay may anak. Na anak yun si Jesus.